Alam ko, kapag kayo'y mag-audit ng mga kahera katapos ng kanilang duty, di ba sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then, pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Right there and then, ang bilangan. Okay? Sa harap nila. Hindi yung, the following day, you call them to your office and say, meron kayong short. At pagkatapos, tatanungin ngayon, nung kahera, ano ako naging short? Di ba makita mga dokumento? Ang sasabihin sa kanila, confidential. Ganun ba? Sa landmark? Confidential? Eh, kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatuloy sa inyong binibintang. Ma, ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Then kung ganun, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailan mo kausapin paulit-ulit at madamay pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? Your Honor, kasi po, may short po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki na malinis sa treasury, malinis sa accounting. Ano pa ang gusto mong maipakita sa iyo para patunayan na siya talaga ay walang kasalanan? Maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV. Maliban na lang merong eyewitness nagsabi yung 5,000 na yan ay talagang kinupit niya. Pero wala eh. Yes, Your Honor. Kasi ang sabi po ng kahera, na short po doon talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala naman pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No. Siguro, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sorry, I'm nothing against the both of you. Siguro pinag-aralan niyo itong kaso. You may answer. Pero Mr. Chair, bago niyan, let's put on record na tumangging sumagot ang landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, itinasa tayo sa abogado na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap na sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin ang abogado. Okay. May we have your... We have to explain the... Papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tano na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanot po ron, noong chinecheck, nagkaroon kasi ng shortage eh. Noong chinecheck, yung sa treasury, tinecheck yung journal tape, yung pong mga dokumento, wala ko kasing makitang pinanggalingan ng shortage. Pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong sinurrender ni Ms. Bendicho na cash, nung binangga po doon sa may sa report, kulang po ng 4,993 point something eh. Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod. Yun pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng shortage. Okay, sir. Okay, bakit ginawa yun the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung dapat doon nagkaroon ng bilangan sa harap po, niya. Siguro po ipapasa ko po kayo doon. Yun. Sa sige, from attorney to landmark. Good afternoon po, Your Honor. Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time, pagbalik nyo, magsama kayo ng 10 law firm dito. Kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung report ang IS. No, ma'am, pakisagot lang. Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng pera, dokumento na iintrega ng inyong kahera, dapat in front of her, doon kayo magkakaroon ng auditing accounting bilangan para in case may short ipapaliwanag. O ito, nasan ito? Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya, umuwi na siya ng bahay. And then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghahanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short? Anong ebidensya? Sasabihin niyo, confidential! Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila nagganon-ganon, chorus ang pagkasabi na sinasabihin niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi now, of course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po yung mag-deny. Paano po magiging confidential? Pero ang tanong ko na napakisagot, bakit kinabukasan? Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po, ibabangga yung mga sales nila.
para dun sa mga ano dokumento binibigay ng Ah, hindi po. Hindi po. Yung mga ano po sila, Your Honor? No, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Kasi if ginawa mo sa akin yun, kunyari akong kahera mo, papalag ako, makipag-away ako sa inyo, I will raise hell. Dapat, harap-harap ko, magbilangan tayo. Nagbibilang naman po. Hindi po, eh. Pinauwi niyo muna eh. Nabukasan pa pagbalik. Am I right, ma'am? Oh, dalawa sila. Si Ma'am Regina, saka si Ma'am Nolen. Sir, oh. New Bali po sila. Makati po ako. No, ibig sabihin sa landmark. Ganun din, Makati and pareho lang kayo lahat sa landmark. Ganun pareho ng sumbong. Sa tagal ko pong nagkahera, sa landmark lang po ako nakaranas na hindi po within the day nalalaman yung shortage. Ilang days po nila bago binibigay yung shortage namin. Tapos, ang masakit po nun, kahit po hindi po kami pumipirma dun sa mga papel na ini-issue nila, automatic pa din po dinededuct sa sahod namin yung nawawalang pera. Ayun po, kasi dapat po, pag nasyo-short po, binabangga po lahat yung transaction within the day. Tapos, pag humihingi po kami sa mga supervisor namin, sasamahan po kami sa accounting. Ang sasabihin lang po sa amin, confidential po yun. Eh, paano po magiging confidential yun? Eh, transaction po namin yung hindi po namin. Sino nagsabi confidential? Bali po yung supervisor po namin sa landmark, si... Si Ma'am Alaysa po. And Ms. Miklat, you are refuting the statement na wala kayo sinasabing confidential? Wala pong confidential sa ganyan. Paano kami makakapag-check kung confidential po yung mga dokumento? Hindi. Sabi ni Ms. Regina, sino nagsabing confidential? Supervisor po ng Landmark Nuvali po, si Ms. Alaysa. Sa Makati ka, no? So wala akong connection sa Nuvali. Meron ba representative sa Nuvali rito? Wala po ata. Wala. Okay, sige. Continue. Tas yung katulad po kay Ate Noe, ganun din po yung nangyari sa kanya na pag humihingi nga po kami ng record po nung ano namin, ng transaction within the day, wala po silang mapakita sa amin. Tas isa pa po, pag yung, kasi po pag hapon, may pick up po sa amin ng pera bawat counter po. Yung pinipick up po namin na pera, nilalagay po namin sa pouch po, ilalagay po namin doon kung magkano po yung kinuha sa amin na 1,000 at saka kung ilan po yung 500 na kasama. Pero hindi naman po namin alam minsan, sasabihin na yung pera mo bakit kulang ng ganito, kulang ng 1,000, tapos ang sasabihin na lang po namin na i-re-recount daw po kasi mali daw po. Eh paano po namin makikita yung pagdadala na nila sa treasury po ng pera namin? Eh wala naman pong CCTV nung time na yon. Pati sa Nuvali, wala CCTV? Wala po. Konektado ko rin sa Nuvali, Mr. Tarot-Tarot, o sa Makati lang? Makati lang, okay. Makati lang po. Siya, tuloy mo lang, Ms. Rina. Tapos, ayun nga po, kahit po hindi po namin pinirmahan yung shortage po namin na papel, wala pa rin pong nangyayari kasi automatic po, ibabawas po talaga namin sa... Ibinabawas po talaga nila sa sahod namin yung shortage namin. Isa pa po, nung magpapaklearance po sana ako dun, kukuha po sana ako ng back pay tsaka last pay ko. Ang sabi po nila, kulang pa daw po yung shortage ko dun sa kukunin ko daw po na back pay. Kasi daw po, hindi ko daw po inayos yung pagkakaha ko. Eh sa tagal ko na pong nagkakaha, sa kanilang po ako naka-experience ng ganun. Ilan taon ko nagtatrabaho sa Landmark Nuvali? Sa Landmark Nuvali po, ano lang po kami doon? Ano rin? 6 months? Opo. Okay, makasingit lang po, Mr. Chair. So, sa lahat ng mga pinanggalingan mo mga trabaho bilang kahera, wala kang naging problema? Wala po. Malinis ang record mo? Opo. Okay. Sige po, go ahead. Continue po. Ayun po, bali hindi lang naman po kasi kami apat po yung nasa Nuvali na na-short nung time na yon. Bali halos po ng lahat ng batch po namin. Nagsimula po yon sa halagang 2,000. Nagsimula po sila 2,000. Tapos ako po kapapasok ko lang din po 5,000. Tapos may sumunod pa po sa akin 2,000.
Tapos may 6,000 po. Tapos kahuli-hulihan po si Ate Nobili na 12,000. Magpapasko po noon na na-short po siya. Tapos sinaid po talaga yung sahod niya. Wala pong tinira sa kanya. Okay, Rina. Ano? Sinasabi mo nagre-remit ka ng pera, nilalagay mo sa pouch. Apo. At dinidistinguish mo, dinidifferentiate mo yung 1,000 bills, 500 peso bill, 200 or whatever, 100. Pagka-remit mo dun sa receiving officer, kung sino man yung pinagre-remitan mo, hindi mo ba pinapapirma? Bali po kasi yung nangyayari po dun sa 5-1 po na sinasabi, by counter po sila pumupunta. Kokolektahin po nila sa counter namin yung pera na nasa pouch, tapos aalis po sila. Sila po ang magdadala sa treasury. Hindi po kami kasama nun. Ay, hindi na kayo kasama? Opo, sa hapon po kasi yon. May ano po, may oras po yung 5-1 na tinatawag po nila. Ano yung 5-1? Yung pick up nga po ng pera na, kasi po sa maghapon po, magkano po kami ng sales. Siyempre po, yung kahapon namin, marami na po yung laman. Bali po may halimbawa po, mga 4 or 5 po yung oras na yon. Kukuha po sila sa amin ng pera, pero nakasulat lang po sa papel yung magkano po yung pera na yon. Tapos po minsan, hindi binibilang sa harapan ninyo? Bali, bibilangin po namin yon. Tapos, i-ano na po namin yun sa papel. Okay. Doon po sa pouch na yon, ilalagay po namin kung magkano po yung pera. Tapos, okay. Pipick upin lang po nila. Okay, Mr. Chair. Parehan-parehan proseso na ilalagay sa envelope, tapos ibibigay, pipick upin. Tapos, kailan nagkakaroon ng banggaan na sinasabi nila? After na po ng duty. Magre-remit na po. Iyon po kasi ay yung ano lang po. Wala na kayo. O hindi sa harap nyo yung ginagawang banggaan. Bali po yung sa pera po. Kasi po yung 5-1. Yung sa pera saka sa tape. Sa harap-harapan nyo ba ginagawa yung banggaan, yung pag-audit? Hindi po. Okay. Yun doon nagkakaproblema, Mr. Chair, na gagawa sila ng auditing, binabangga yung cash na na-clear na ng dalawang tao in the case of Landmark Makati, at saka yung tape. Dapat pinagbabangga. Sa harap ng mga cashier, ang sinasabi kasi nila, gabi na. Check, hindi pwedeng gawin dahil yung gabi na. Pinag-usapan natin pera. At saka nakataya dito, yung karangalan, yung trabaho ng iyong kahera. Pare-pareho lang po. Ako, Mr. Chair, pasensya na. Nakikita ko, sabi nila, matagal na yung sistema nila. Kaya nga, sa sobrang tagal na ng sistema ninyo, may nakasilip na insider dyan na pwede palang pagkakitaan itong mga bagito. Pwede palang pagpirahan. Pwede palang dugasan itong mga bagito dahil sa sistema ang nasilip, nakita nila na mali. Siguro I suggest attorney na sabihin niyo sa management ninyo or si Ms. Josefina Miklat na baguhin ninyo ang inyong sistema, dahil tama naman, I agree na pagdating ng sa bilangan, pwedeng sabihin ng kung sino man, Poncho Pilato dyan, oy, kulang to, sabihin natin kulang. Kaya ang maapektuhan itong mga kawawang kahera. Your Honor, pwede po ba ako magbatin? Yes. Yung po kasi mga sinasabi nilang 5-1, escorted po yan ng guard. Kung kinukuha man po ng representative yan, escorted po yan ng guard. Tapos binibilang po yan sa treasury in front po ng supervisor. Hindi po yan pa... Hindi po natin alam kung may kasabwat. Kasi wala... you're not counting the money in front of them. Hindi natin malalaman kung may kasabot ba yung supervisor, kung kasabot ba yung guard. There is no way for us to find out. Parang sa kanya po parang iba yung sinasabi niya. Kasi po, hindi lang naman po isang gwardiya ang nakabunton dun sa kumukuha ng pera. Tatlo, apat, minsan. But hindi lang naman siya ang complainant, Ms. Miklat. Marami po ang complainant, katulad, yes, ng Erica, yung nagtatrabaho sa Makati.